Magandang araw mga kahamok TV. Ang pinto natin ngayon ay tungkol sa isang mutya ng saging. Taon 1970, Managasi, Tabugon, Cebu. Itong mga panahon ito ay kasalukuyan nagtatapos ng damo ang aking ama. Sa ilalim ng sagingan, patuloy siyang nagtatabas ng biglang sumitsit sa kanya. At nang lingunin niya, bumungad sa kanya ang isang makisig na katawan ng tao. Nang nilipitan niya ito, nakita mismo ng dalawang mata niya na hindi pala tao, pagkos ay isang taong katawan. Tao ang mukha ay kabayo. Natakot siya at sa itsura nito at balak niyang tumakbo nang biglang hinawakan ang kanyang bisig sabay sabing, "Kaibigan, huwag kang matakot, isa akong tagapagbantay ng mutya ng kalikasan." At sa kanya pala ito pinagkaloob dahil sa may busilak siyang puso. Yung ama ko naman ay hindi na makapagsalita dahil sa takot at gulat. At kapag tanto niya na hindi pala masama nilalang ang kanyang nakita, bagkus ay isa itong kaibigan. Marahan ang sasabi ng aking ama na, "Kaibigan, wala po akong alam sa mutya na yan kung paano ko makuha," sabi na ama ko. Tagot naman ang nilalang, "Kaibigan, bumalik ka ngayong ating gabi dito saan tayo nagkita. Dito mo makukuha ang ipinagkaloob sa iyo ng kalikasan." Bumalik na ang aking ama sa eksaktong oras na yun. At doon na nakatayo ang tikbalang sa mismong lugar at itinuro na tikbalang ang isang ibang iba ng puno ng saging na may bunga. Bunga nagliliwanag at kumikintang ito. Makukuha mo ito gamit ang pagsalo ng iyong bibig. Kanya pumunta siya sa ilalim kung saan nakapisto isang naliliwang na bunga ng saging. At yun nasalo niya gamit ang kanyang bibig. Sa hindi malamang dahilan, nag-iba ang kanyang pakiramdam. Mayroon siyang hindi masukat na lakas. Pakaingatan mo yan, kaibigan. Biyaya sa iyo ng kalikasan yan. Grabe, ang ganda talaga ng pintong ito. Biruin mo, ligyan siya ng mutya ng kalikasan. Ang ganda talaga, wala akong masabi. Salamat sa inyong pakikinig. Next part natin ay mutya ng kawayan. Salamat sa inyo, God bless.